ce l'hanno una mano a mano, Spirito Santo. Amen. Sveglio a mano a mano. Aspetta. I santi parlavano simulare il parassato di Marlo e di Rosses. Pure c'è una apostola qui nella casa di Taino, Spirito Santo, a bambinare una che non ha passato un mondo di to. Da me di nuova nati non abbia di aiutare voi, Sati, lo Spirito Santo, Barsa per la voce, alla tua fatica e non si imparano, anche da voi Cristo. Ma la fatica, a me di nati non hanno in mano, sarà un contaio, ma di morà, ma di morà, se ben hanno per me di voi. Panginoon, kami ng kasala sa iyo. Panginoon, kawan. Kayo naman, Panginoon, kaya naman, Panginoon, ipakita mo na kami ay pinapitinan sa parang pamilya ng iyong ligtas. Kawan tayo, mga pagkaliyong Diyos, panawagan tayo sa ating mga kasalanan at pagpapayag tayo sa buhay ng malamang tayo. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaas.
Hindi mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay isimula ang ipamaral. Sa mamagitan niya sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasama ng kita. Amen. Oh,
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi masasabing inuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinagtibayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang loob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalamat ng tao. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat maging Hudyo o Griyego, alin man o malaya, ay pininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat. Kami matapat sa pag-ibig.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Patuloy sa iyo, Panginoon. Pinagabihan ang Panginoon ninyo ng mga dalagay na nagkakalimod. Nakapinig ng mga pinto ng bahay ang kanilang nagkilingunan. Dahil sa pagkakilang sa mga hundo, tumating sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sabi niya, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang pamamayin at ang kanyang kaliligan. Tuwang ko ang mga lagat at makita ang Panginoon. Sinabi niya naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano sinuko ako ng Ama, gayon din naman sinusuko ko kayo. Pagkatapos sinuhingin namin niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu sa ako. Ang patawad ninyo sa kanilang pangasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyong patawad ay hindi na pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Noong ngayon po ay dakilang kamustahan na pagbaba ng Espiritu Santo sa mga dito sa daliging na ito. So makita po natin na ito po lang ang hindi sa pananampalataya ng mga individual na tao. Hindi lang ang inyong personal na pananalig sa Diyos. Ito ay mayroong kapurunan. Pinagkatitipon yung mga lahat. Nung si Jesus ay nagpakita sa kanila, ito yung tinatawag natin na simbahan. Gathering of people. Gathering of people. Gathering of people na ano, na naniniwala sa Diyos. Sige ko si Bibi, gathering of people, bago yung isang political party, gawa ng pagkakaan, kapulungan ng mga tao na naglalayos na sumampalataya sa Diyos. At may mga pamantay na nais natin tugunan, patapalo ito kaya, para tunay na langit na maging kapakapakinapang ang pagdala sa akin tungo sa kaligtasan. Kaya, ang ginagawa niya ng Espiritu Santo.
individualistic, hindi kanya-kanya. Ito yung isang pananampalataya na ginagabayan. At hindi pa makikita naman yung paggabay ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng tinatawag natin simbahan. At hindi mo tayo paniniwala na ang simbahan na ito ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Para tunay na mapangalagaan ang puro na Yesus na inihahari niya 2,000 taon ang nakalilipas ay hindi natin mapagsalusaluhan at ipagpapatuloy hanggang sa darating ng mga panahon at yan ay isa pamamagitan ng pinatawag naming simbahan. Isang kapuluan ng mga tao ang usap na iniwala na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. At yan ay papatunay na kami tumapalak sa landas na ipinanay ng pagkumano ay sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Kaya po yung beauty ng simbahan ay maaaring siguro kung hindi natin masyado napapansin kasi naging bahagi ng ating pagkilos. Kaya makita po natin kung ano ito yung ating simbahan sa gitna po ng pagkakaiwa. Meron tayo yung tinatawag mo ng constancy. Kapag pinaniwala kahit sa anumang simbahan, it matters of faith and morals. At isa yung pamantayan natin. Pag sinabi natin na we are against the motto kahit sa sulok ng daylight, basta yun ay simbahan na paliko, ay hindi tayo kumakayag ng emotion. So, sa larangan po ng pananampalataya at moralidad. Kaya parang yung nakusap ko ng kita po natin. Kaya kahit ako makita ko lang kahit ako sa patrimonyo ko na nabusa, sabi ng iba yun, nang pumunta sa ibang bansa, kahit hindi na naiintindihan, kasi ibang lingwahe, o kahit dito sa Pilipinas, pumunta lang ngayon sa Ilocos, iba na ang salita niya, iba na pagkaman kung sa English mas kilala. Pero kahit na yan ay ilumaro, nakasunod ka. Iba na rin ang kinagamitin ng salita. Pero hindi isa yung pagdalo ng balang pagkuluhan ng isa. At kapagayan gawa ng simbahan. Kaya, bahagi mo makusap ang lahat ng tuwa, makusap ang anong pananampalataya sa pananampalataya na ginagawayan ng simbahan. At ako kung makuha ko na, makita ko na yung laki ng hamon na ito na nawa ko po ay tayo yung sa ating buhay sa lupin ko ay makita namin ang paalagaan na ibinabahagi ng simbahan para tayo ay magulungan sa mga panahon na hinaharap namin sa kasalukuyan at sa nagdarating pang panahon na magbibigay sa atin ang tamang direksyon para ito yung maluwanag yung simbahan na binabahagi ng Espiritu Santo. Hindi na po ito yung isang simbahan sa tayo sa sariling kagustuhan. Hindi na kung ano lang kagustuhan ng mga tao sa lugar na yun. Ang bago hindi. Meron tayong pinabahan, diniwalaan, at yan ay pinangalagaan sa dulo ng simbahan. Kaya napakahalap ko yung komunidad
Yung po yung una. Yung pagsimod ng simbahan. Pangalawa, ay paano yung pinito na kung saan may nang isang bibigang palsin, yung sinasawa ko natin, hinihahan ng Espiritu Santo. Sa Ipanghelyo, yung pinahayaw ko natin dito, ako sabi ko rin, tanggapin mo ang Espiritu Santo. Sa ikalawang pagbasa, no? Anong sinabi ko sa ikalawang pagbasa, natin ang hanggang ang sabi ko dito ay, uminom, ininom natin lahat ay uminom ng Espiritu Santo. Biyahin niya ka sa isang Espiritu sa pinayaw mo sa unang sulat ng San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya paano mo makusama ay pangkabuhan? Ano ito? Yung patuloy na kung saan ay kahit na yung ginagawalan ng Espiritu Santo, yung sa iba kong binigahan, the bread of God, hininga ng Diyos. So, baka yun yung na ano yung hininga ng inyong kamalin, ng inyong matabi, hininga ng Diyos. Yung kung sa iba hininga ng Diyos, ay makita ko pa niya muna sa creation na kung saan ay hiningahan ng Diyos ang upa na siyang naging tao. Tayo ay hiningahan ng Diyos. Tayo ay ginawa ng Diyos na mga tao. Pero dito, hiningahan ka ng Diyos. At ang hininga sa atin ng Diyos ito, ang Espiritu, ang Kanyang Espiritu. Kaya nga, bahagi yung mga sa ngayon ng kalimutan ay ang bawat sa atin ay hininga ng Diyos. Tayo ay mga hininga ng Diyos. Pero sabihin ako na, ako ay hininga ng Diyos. So bahagi mo, tayo hininga ng Diyos, bakit hininga tayo ng Diyos? Isang patuloy na paanyaya na huwag natin kalimutan yung kapangyarihan na ipinagkaroon sa atin sa biyaya at sa kalimutan ng biyaya. Na mula ng tayo ay tumanggap ng sakramento ito, hinihahal tayo ng Diyos. Sumaapit ang Diyos. Tinatanggap natin ang Espiritu Santo. Yung pagpapuloy natin pag-awit, halin ang Espiritu Santo. Ay, sa pagpapuloy sa pagpapuloy, wala sa atin ang Espiritu Santo. Pero sabi na natin ito yung destiny out of the Spirit. Nasa atin yung Espiritu sa atin, pero ano nangyari? Ano po? Ano kinakilang disingin? Kalungin? Kinakita na natin ako sa itaka. Kasi hindi natin na mapansin kung mga pangyarihan na yung pinagalawin sa buong may kapal. Kasi baka akala natin ang pagtingin namin sa ating sarili, ano? Tayo ay mga kakalaman, mga laman na lang, mga lupa. Tayo ay hinigaan ng Diyos. Tayo ay nang binigyan ng Espiritu Santo. Kaya bakit hindi mo, kung hindi mo mapapansin, sa banal ng pag-ibigo ng isa, isa pong pagpapay natin bilang wala ng prapayara, sumayin niyo ang Panginoon. Nasa ato yung pangit, sumahin nyo ang Panginoon. Ano sa nating mo? Bakit? Sabagat hiningahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Isang kapangyarihan na baka hindi natin nagagamit. Sabagat hinahayaan natin ang mundo.
Inilin namin ito sa ngalan ng Kristo,